Hi guys, good evening. Welcome to Joy and K Brothers Vlog. For this day po ay pag-uusapan po natin yung temporary ban ng mga OFW sa Kingdom of Saudi Arabia, which is already lifted. So, na-lift na po yung ban para sa mga OFW patungo po or paalis po ng Pilipinas patungo sa Kingdom of Saudi Arabia. Lifting of the temporary suspension of the deployment of OFWs to the Kingdom of Saudi Arabia has been finally lifted. So yung nasabi pong lifting ng ban ay ginawa po pagkatapos po na mangako po ang Saudi Arabia na ang mga foreign employers and recruitment will be the one po na magshoulder po lahat po ng costs and expenses po sa institutional quarantine para sa mga OFW or Filipino workers as well as other COVID-19 protocols that they had go through when they arrived the kingdom. So lahat po ng gastusin ang mga foreign employers and recruitment, sila po ang magbabayad. The temporary suspension of deployment to the kingdom is hereby lifted. Yun po yung sinabi ni Secretary Bello noong May 29, 2021. So, in-advise po niya ang POEA or Philippine Overseas Employment Administration to immediately na i-provide po lahat po ng necessary na clearance para po sa lahat ng mga Filipino workers to facilitate sa kanilang travel papuntang Kingdom of Saudi Arabia. Yun po ang sinabi ni Secretary Bello na kung saan po ay inaksyonan or naggumawa ng immediate action po ang POAA para ma-provide po lahat po ng clearance na kakailanganin ng mga OFW na paalis po ng ating bansa. So in-acknowledge din po ni Secretary Bello yung confusion na naka-apekto po sa mga OFWs na papaalis po sa kanilang flight patungo po sa Saudi Arabia. Kung maaalala po ninyo na yung suspension ng deployment hindered a lot of OFW na paalis po ng ating bansa last Friday, May 28. However po, sinabi po na yung action na yun ay para po protektahan po ang mga Filipino workers na kung saan po ay nagkakaroon po ng report na lahat ng mga employers and foreign recruitment agency, sinasabi po nila na ang mga Filipino overseas workers, sila po ang magbabayad po ng mga gastusin para po sa kanilang quarantine pagdating po nila sa Saudi Arabia. Filipino workers were even required na magbayad po ng premium insurance coverage bago po sila maka-enter po ng bansa. So the said move, however, ini-insure lang po nila yung mga OFW na hindi po sila ang financially burdened by the safety protocols. Bello claims na yung cost po ng 10-day quarantine sa Kingdom of Saudi Arabia ay nag-i-estimate at $3,500 or 167,120 pesos. So malaki-laking halaga naman po yun kung ang mga OFW pa po ang magbabayad po para sa kanilang quarantine protocol or safety protocol pagdating po nila sa bansang Saudi Arabia. So kinakailangan po na ang mga foreign recruitment or foreign agencies, sila po ang magbabayad. So again po, humingi naman po ng apologize or humihingi naman po ng apologize para po sa inconvenience na naidulit po and momentarily ang wish that it may have caused our dear OFWs. Para lang po sa it was in the best decision had to be made, says Bello. So nagpapasalamat din po ang Philippine government sa government po ng Kingdom of Saudi Arabia for acting with dispatch and giving reassurance. Our Saudi-bound workers will no longer be disadvantaged. So, yun po ang balita na na-lift na po ang temporary ban po patungo po sa Saudi Arabia po para sa mga outgoing OFWs or workers po. So, yun lang po guys at maraming salamat po. Yun lang po yung update as of now. Thank you very much guys and God bless po.